Ibig sabihin, you are sort of an entrepreneur and then at the same time, an inventor. Yes, exactly. Are you the first in the laundry industry who does this? Mukhang maraming mga kikinabang nito pagka nilaunch right. natin to. Most of our competitors kasi nag-focus dun sa computer base. Yes. So sa amin, nag-focus kami sa mobile base kasi mas madaling pag-aralan ng masa yung phone. Innovation, ano? Yes. Ang trend natin ngayon nasa mobile. Kung nagninegosyo ko ngayon at gusto mong mapayaman o mapaasenso yung negosyo mo, kailangan mong gumamit ng mga makabagong sistema. Yes. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So kasama natin ngayon ang isa sa pinaka magaling na negosyante na nakilala ko sa talang ng buhay ko. Ang CEO and founder of Tipid Sulit. Walang iba kundi si Sir Roderick Dilag. Ayan. Thank you for inviting me. Kasi maraming nagsarang establishment the time of pandemic, no? And Tipid Sulit is one of those na namayagpag nung panahon ng pandemic. Yes. So you are in a laundry business and at the same time, IT business. Yes. So how can it be possible na laundry, traditional business, and combined it with an IT solution? So yung mga staff nandoon sa laundry shop, tapos yung IT solution, yun yung nagre-report dun sa mga owners kung ano yung takbo ng negosyo. So hindi nila kailangan pumunta dun sa shop para i-verify ano yung status ng negosyo dahil automated nagse-report yung mga machines. So ibig sabihin, si Tipid Sulit nagkaroon siya ng isang parang operational system na kung saan yung may-ari is hindi kinakailangan visible sa kanyang store. Yes, exactly. So gumagana dito yung system ang ginawa ninyo na namomonitor niya yung kabuuan ng negosyo niya kahit remote siya. Bali, ang nag-generate ng report is yung machine. It's okay, you. Is that POS? Something like that, pero mobile app. Are you the first in the laundry industry who does this? I don't think kung parehong-pareho, pero kami, combination of automation ng machine itself, right. security para right. dun sa mga possible cheating, and then at the same time, inventory. Meron din kami remote access right. dun sa system. Most of our competitors kasi nag-focus dun sa computer base. Yes. So sa amin, nag-focus kami sa mobile base kasi mas madaling pag-aralan ng masa yung phone. Innovation, ano? Yes. Ang trend natin ngayon nasa mobile. Before you actually became a successful business owner with how many branches? Right now, working with 48 branches. With 48 branches and? And then with 10 under construction. In total, you will be having 58 branches. Yes. Start on September 2020. September 2020 lang? Yes. So, ibig sabihin, in a span of 2 years? Yes. Grabe, no? Before you actually became a successful entrepreneur, ano yung background ni Roderick Dilag? Siguro mga 14 years old ako. 14 years yes. old? Yes. Jake, kwento mo sa amin yes, yan. Yes, natuto akong mag-tricycle. Yun yung source of income ko. Kasi ha? Yes, dahil 8 kami sa magkakapatid sa family. Siyempre, medyo hindi... 8 kayo, ang dami. Yes, public school teacher ang mom ko. Father ko is a farmer. Magsasaka, public school teacher, probinsyano? Yes, sa Bulacan. Pero dito kami sa Valenzuela nun kasi ang Valenzuela part ng Bulacan. Nangungupahan lang kayo? Yes, nangungupahan kami exactly. Kumbaga, kayo yung typical na Filipino family. Yes. Na isang pamilya na maraming anak. At the age of 14, nag-tricycle ka? Yes, natuto ko para maging working student ako noon. Third year high school nung nag-start ako. Dahil kasi sa probinsya din naman masyadong restricted yung pagdadrive ng tricycle dahil mga barangay eh. After that, at the age of 18, natuto na ako mag-drive ng jeep dahil may license na ako. Nag-jeepney driver. Nag-jeepney driver ka. Hindi ka ba nahihiya doon sa mga ka-classmate mo nung high school ka at nung nag-college ka being a tricycle driver and a jeepney driver? Sa tingin ko hindi kasi unang-una wala naman akong ano kung anong gusto nilang sabihin na importante, hindi ko sila naaabala. Tapos at the same time natutulungan ko yung mom ko, at least ako man lang mabawas doon sa expenses niya dahil kailangan ko makasurvive. Syempre marami nga ka, marami kayo hindi naman lahat kaya mag-work ng kagaya ko, so ako yung nabawas doon sa gastos. So at least makakasurvive na kami niyan sabay-sabay. Kumbaga, kung gusto mo umasenso, dapat wala kang pakialam sa sasabihin, yes. magiging tingin ng ibang tao. Yes, that time, kahit sa ibabaw ng tricycle, nag-aaral ako ng math. Pinursige mo? Yes, dahil kukuha ako ng engineering that time. Uh-oh. So, yung alikabok sa ibabaw ng tricycle, doon ako nag-aaral ng algebra. So, at that time, na-inspire ako na kailangan ko magpursige para hindi forever ako nandoon sa pagdadrive ng tricycle. Kasi, maraming tao ngayon, ang kinakatwiran nila sa buhay nila, kaya hindi na sila asenso kasi mahirap ang buhay nila. Hindi totoo yun.
Actually, yun nga yung pinaka-best na tools mo para mag-isip ka paano mabago yung buhay mo. Ibig sabihin, ang pinakamagandang tool para umasenso ka is dapat mahirap ka. Yes, kasi unang-una, kaya mong tiisin forever kang mahirap. Diba, do something. Kailangan mong isipin kung ano yung way para makaalis ka dun sa mahirap. Yung kung kinakailangan mas mahirapan ka pa para makaalis ka sa hirap na yun, gagawin mo yan. Ibig sabihin, okay lang na mahirapan ka? Hindi mo masyadong ma-appreciate yung pera kung nandiyan right. Na sa'yo agad yan. Anong masasabi mo doon sa mga Gen Z's and Gen X na sa mga panahon na to na sobrang arte at sobrang, alam mo yun, parang feeling entitled na yung mga kabataan kasi ngayon eh. Una-una, dapat ma-realize nila ano talaga yung realidad ng buhay. Walang shortcut. Walang shortcut. Walang shortcut. Unang-una, ma-experience mo dapat yung failure, yung hirap, para ma-appreciate mo yung success. Proseso yan. May mga tao na ang feeling nila success kasi success yung family nila, pero at the end of the day, mag-fail kasi hindi nila na-appreciate ng maayos. Hindi nila nadala. Kulang yung effort nila kasi hindi nila pinagdaanan paano na i-develop yun ng family nila. Kaya the end, hindi nagiging successful. Ibig sabihin, mas mataas ang probability na kung ikaw ay maginhawa ang buhay mo nung pagkabata mo, complacent ka masyado, tipong mama's boy ka at daddy's boy ka, mataas ang tsansa na kung ikaw ay papasok na dun sa realidad ng buhay at tatanda ka, mas mataas ang tsansa na mas magiging mahinang tao ka, mas prone ka sa failure at mas prone ka na mag-fail talaga sa buhay. Dadaan talaga lahat tayo ron eh. Lahat ng tao, kahit mayaman, mahirap dadaan doon. Yes. Maaring iba-iba lang yung level. Merong mga taong yung level ng hirap nila, hindi naman sing hirap ng mga sasquatters, pero dadaan din sa hirap yan. Kung hindi dumaan sa hirap yan, mawawalan ng challenge ang buhay niyan. Ibig sabihin, mga mayaman magfe-fail. Yes, exactly. Mga bilyonaryo magfe-fail din. Yes, marami mga bilyonaryo na nagfe-fail. Iba lang yung story ng failure nila, right. Pero dahil dun sa failure nila, mas nagiging magaling silang negosyante after that. So if you really want to become successful in life, you have to experience those pain, failures, discouragements, rejections, and the likes. Yes. Almost lahat ng mga kabataan ngayon, cellphone na lang, tapos mahilig mag-rant sa social media. Pag hindi napagbigyan sa maliit na bagay, pinopost sa social media. Pagka may konting problema, pinopost sa social media, nagpapapansin, etc. We are living in a totally different world right now. Yes. That if they can imagine yung mga kabataan na nabubuhay ngayon, kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng era natin before, maybe hindi sila makakatagal dun sa ganong sacrifices, ganong endurance, yes, di ba? Yes, yes. Kasi talagang no choice kayo. Kumbaga yung why mo, yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa yung gagawin mo, talagang dapat sobrang lalim eh. Yes. Sa mga kabataan na nanonood ngayon, you have to be matured enough na isipin ninyo ngayon pa lang yung future ninyo. At yun yung nakita kong napakagandang karakteristik mo, Sir Roderick. Yes, exactly. So you become a student of engineering. Nakagraduate ka ba? Yes. Nakagraduate ako, pero pagka-graduate ko, trabaho na naman uli. Pero so ibig sabihin, habang nag-aaral ka, 18 hanggang makagraduate ka, puro trabaho yon, jeepney yes, driver yon. Yes. Naging driver din ako ng hardware. Naging driver ka ng hardware? Hardware. Driver pahinante ng isang delivery. Driver pahinante, kargador, tagapala ng buhangin, taga-ano ng mga hollow blocks. Yes, yes. During college na yon. Kwento mo sa akin, Roderick, yung mental state. Uli, ang ginagawa ko lang, gigising ako ng maaga. School noon, after lunch, mga 2:09 hanggang panggabi. Makikiusap ako dun sa may-ari ng hardware na kung po pwede, hanggang 12 lang ako magde-deliver. And then after lunch, mag-i-start na ako ng preparation ko pagpasok naman. So right. Hanggang 9 naman ako noon. Tapos the next day, same routine. Nasanay na yung katawan ko na ganun. Kaya para sa akin, yung hirap ng negosyo ngayon, madali na yan. Kasi mas mahirap yung dati kong pinagdaanan. Nagiging resistive yung katawan natin. Nakakapag-adjust tayo kung ano man yung hirap na na-experience natin. At the same time, naghahanap ka ng way paano mo padadaliin yung mga mahihirap. Kaya ako na-involve sa technology. Kasi yung mga bagay na ginagawa mo ng mano-mano, kailangan ma-automate yan. Ibig sabihin, para umasenso ka at yumamang ka, dapat ang matutunan mo is kung paano pasimplihin yung mahirap na bagay. Kasi ang nagiging problema natin ngayon, yung iba naman masisipag talaga. So hindi sila tumitigil lang kakatrabaho. Pero hindi nila kasi iniisip paano masisimplified yung ginagawa nila. Kaya umuulit-ulit lang yung hirap na nararanasan nila. So nandiyan yung technology. Right. Kung ginagawa mo ng manual yan at ginawa mong automated yan, meron ka pang ibang pwedeng gawin. Hayaan mo yung machine ang gumawa niyan or yung technology ang gumawa niyan based dun sa gusto mong gawin, which is yung program na tinatawag natin. Right. So kapag nagawa mo na yung programming na yan, na-integrate mo na yan dun sa mga gusto mong gawin na automated na, pwede ka na uling gumawa ng iba. Nandiyan na yung automation ng machine, automation ng transportation, automation ng monitoring, inventory, and so on. So huwag mo gawin ng paulit-ulit yung bagay na yan. Maghanap ka ng best way para ma-solve yan ng mas simple, which is yun yung ginawa ko. Kasi
sa haba ng paghihirap na inabot ko since 14 hanggang matapos ko engineering, puro lahat yung physical yung trabaho. Yes. So, nag-aral ako ng automation para yung mga physical na trabaho na yan o yung mga time-consuming na trabaho na yan, mas simplified. Ibig sabihin, as a student, yun na yung naiisip mo? Actually, during student, gumagawa na rin ako ng program. Mga development. Yes. Ibig sabihin, you are sort of an entrepreneur and then at the same time, an inventor. Yes, exactly. Yung hirap naging inspiration na balang araw, aasenso at yayaman din ako. Balang araw, makukuha ko ang mga pangarap ko sa buhay ko. Balang araw, matutulungan ko ang nanay ko at tatay ko. Balang araw, makakapag-provide ako sa mas maraming tao. Yes. Yun yung vision mo. Yes. Nung estudyante ka, dahil sanay ka sa failure, sanay ka sa mahirap, willing ka dumaan doon sa proseso na ayaw daanan ng karamihan ng negosyante, which is yung trial and error. Yes. Lalabas ka talaga sa mga factory for automation, lalabas ka sa mga industry na may init para magawa mo yung trabaho mo. Doon kasi ako nag-concentrate. Hanggang sa one time, meron akong naging interested na client doon sa laundry, which is doon ko sinubok yung system na ginawa mo. Yung technology ko. And then after that, nagkaroon siya ng idea na mukhang okay to ah. Mukhang maraming mga kikinabang nito pagka nilaunch right. natin to. Doon na nagsimula yung venture nung Tipid Sulit. So si Tipid Sulit started as a laundry business solution. To be exact, ang nangyari, business siya ng isa sa client ko. Business ng isa sa client mo. So nag-joint venture kami na testingin yung development ko doon sa laundry shop. Sa laundry shop. Yes. And then after that, nung nakita namin na okay na, so naghanap kami ng pwedeng mag-distribute kasi manufacturing ako tsaka right. developer, wala akong marketing right. arm. So after that, meron ng mga gumagamit ng mga branches na ganyan. And right. then eventually, naisip namin, ba't hindi natin tulungan yung mga nagbi-business ng laundry? Nalulugi sila eh. Ang dami mong makikita nagsasara pero kung titignan mo, in demand naman yung laundry pero nalulugi sila kasi right. mali yung sistema. Right. So nung nilaunch namin to, marami kami mga natulungan mga branches na laundry shop na naka-recover dahil nakikita na nila yung mali nila dahil na-automate. Everyday, pinupunta nila isa-isa yung shop nila. Pero right. dahil nung nilagyan na ng ganyan, at the end of the day, nag-i-email na yung machine sa kanila, oh, ito kinita ko. Tapos yung staff nila, magre-report na lang bakit ito yung hawak nilang pera. So, accurate yung mga nakukuha nilang information para ron sa branches nila. Kahit right. hindi from time to time audit nila yon. Dahil doon, na-inspire kami na gawin nating maayos na sistema to, which is yan nga si Tipid Sulit. Na-inspire kami na tulungan natin yung mga taong gusto magnegosyo gamit itong sistema natin. Grabe, ibig sabihin, kung nagninegosyo ko ngayon at gusto mong mapayaman o mapaasenso yung negosyo mo, kailangan mong gumamit ng mga makabagong sistema. Yes. Kung mapapansin mo ngayon, sino ba yung mga top grocers na mga mayayaman? Oo. Lahat yan nasa information. Nag-start tayo more on agriculture. Pag sinabing asindero ka, mayaman ka. Sumunod, manufacturing. Pag may manufacturing ka ng mga... Ang galing. Agriculture. Manufacturing. And then now, sino mayayaman tao? Lahat yan involved sa information. So, nandiyan dyan na ngayon ang technology. Galing. So, ang gagawin natin ngayon, para kung gusto nyong gumanda yung negosyo nyo, mag-involve kayo ng technology out of that. Ibig sabihin, lahat ng negosyo ngayon, kumuha kayo doon sa pie ng information. Yes. For example, promotion for some platform. Yeah. Kahit simpleng negosyo yun, pag pumasok sa platform, ano nangyari? Nakakaroon mo ng great marketing. Right. Diba? Right. Kung wala yung technology na yun, paano malalaman ng taong meron kang food industry sa likod ng kusina nyo? Exactly. Diba? So, technology yun. So, dahil in-integrate mo yung business mo sa technology, naging in-demand. Nagkaroon ng awareness yung mga tao. Ibig sabihin, ang marketing kasi it's purely run through social media and it is technology. Yes. Right. Exactly. Now, operational side, it can also be run through technology. Yes. How about the production side Same. Of business? At ngayon, di ba, mga robotics na eh. Mas marami yung pinoproduce ang robotics kaysa sa manual. So, ibig sabihin, eventually, production operation and marketing can all be operated using technology. Right, no? Nangyayari. If that happen, maraming mga taong complacent ngayon ang mawawala ng trabaho. Kung hindi sila mag-a-adapt sa kung anong existing ng buhay natin ngayon. Simple lang yan. Hindi mo naman kailangan maging computer engineer para maging adapted ka sa kung anong culture meron tayo ngayon. Ano? Ang importante lang dyan, yung sarili mo, willing ka na matuto anong meron ngayon. Sa stop lang, pagka kumuha kami example sa laundry. Hindi mo naman kailangan maging computer literate eh. Cellphone is good enough para maging qualified ka as operator nitong system namin. Right. Gano'n ba kahirap pag-aralan yung cellphone? Almost lahat naman ng tao may cellphone eh. Di ba? Yes. So kapag marunong kang gumamit ng cellphone mo, kaya mong i-operate yung machines namin. Right. So, hindi ganun kahirap humanap ng mga tao na magtatrabaho sa technology. Right. Dahil exposed na lahat ngayon sa technology. Hindi lang aware yung mga tao kasi ginagamit nila yung technology for entertainment purposes, for gaming, for what. Pero yan yung buhay eh. Nandiyan ang business, nandiyan ang income. So, ibig sabihin, yung maraming tao ngayon na nagsusunog ng oras doon sa cellphone nila, kakapanood ng mga videos na walang kakwenta-kwenta, pwedeng maging advantage sa kanila yung cellphone nila kung iisipin lang nila kung paano sila makakagawa ng oportunidad. Dapat gamitin nila yung tools para doon sa pag-ahon nila.
hindi para doon sa pagdadagdag ng problema. Ibig sabihin, ang cellphone ay tools para yumaman ka? Marami yumaman sa cellphone. Kapag ka marunong kang gumamit ng cellphone, dyan mo makukuha yung mga connections. Yes. Yung mga followers mo and so on. Nandun na yung business. May transaction na. Yes, may transaction na. Which is yan yung pinaka-highest paid eh. Right. Yun yung mga taong may connections, yung may data, yung may information na right. kayang magbigay ng awareness right. dun sa mga possible client ng mga manufacturing. Yung manufacturing, right. gawa lang ng gawa yan eh. Hindi right. rin nila alam paano nila i-distribute yan kung wala yung mga connections eh. So, yung mga magagaling sa mobile phone, gamitin nila ng tama. Hindi nila na hihit ng tama yung technology, pero ginagamit na nila. Nandun na tayo lahat sa technology. Kahit hindi nag-aaral ng technology ngayon, nasa technology na. Pero maling way yung ginagawa nila. And eventually, technology will take over. Actually, nangyayari na ngayon. O kaya dapat maging aware ang mga tao ngayon, ang mundo natin papunta sa mobile system. Okay. What is the advantage of people na magte-take advantage ngayon pa lang sa advancement ng technology and information? Lagi naman ganun sa business eh. Kung sino nakauna, ikaw yung magiging benchmark. Right. Ikaw yung titignan ng tao na sana maging ganun din ako. Para dun sa mga interesado na makuha yung pagiging isang benchmark, do it now. Do it now. Kasi kung hindi mo gagawin ngayon yan, ikaw yung maghahabol. Actually, ang dami ng AI-based na mga application ngayon eh. Ngayon, pwede na kayo mag-usap kahit Japanese, Filipino, English, lahat. Automatic may Google Translate na eh. Yes, diba? So, information and technology nagsama. Yes. Nakakatulong sa tao. McDonald's, pag pumunta ka, before, ang bubungan sa'yo, counter. Ngayon, bubungan sa'yo, kiosk. Kiosk robot. Disadvantageous ito doon sa mga tao na naging complacent sila sa trabaho nila or napako dun sa process ng negosyo nila nang hindi pa rin sila nag-a-adapt doon sa panibagong teknolohiya. Pero for sure, may cellphone ka. Right. So, yung cellphone na yan, gamitin mo na yan. Umpisahan mo na. Habang may free time ka, mag-aral ka. Oo. Kasi napaka-importante na nag-aaral ka eh. Kasi ngayon, nandiyan naman na lahat sa Google eh. Right. Dahan-dahan, right. maintindihan mo yan. Hanggang sa eventually, pag in-apply mo yan, skilled ka na rin. Ngayon palang aralin na nila. Yes. Kailangan updated ka lagi. Yes. Kasi mabilis ang pagbabago ng technology and information yes. nowadays. Yung mga cellphone ninyo, okay lang na gamitin nyo so long as you are learning something. You are discovering new skills, discovering new information na pupwede ninyong magamit in the future na pupwedeng maging hanap buhay o trabaho. Yes. Marami kasing mga tao ngayon, they are living doon sa tinatawag natin na reasoning. Ano yung pupwede natin maibigay sa kanila na very strong message para makaalis sila doon sa ganong klase ng thinking ng buhay nila. Yan yung mga sinasabi nilang reason. Mahirap ang pamilya nila, mahirap ang buhay nila, magulo gobyerno, maliit ang sweldo, and so on and so forth. Lahat yan, isa lang ang reason kung bakit nila naisip yan. Dahil maling mindset meron sila. Kung tama yung mindset nila, lahat yun, motivation, baliktad yun, lahat yun, power mo eh. Lahat yun, energy na ibig sabihin, mag-inject sa'yo. Yung reasoning na yun, magiging motivation yes. kung tama ang mindset mo. Yes. Ibig sabihin, importante mindset. Sila nga kasi yung mayroong problema. Ganun sila mag-isip. Isa din additional reason yun na hindi nila nakikita na nasa sarili nila. So, nagiging biktima sila nung sarili nilang pag-iisip? Yes. Hindi reason na mahirap ka dahil mahirap ka na. Ang reason kaya ka mahirap kasi yung tumatakbo sa psychology mo, sa mindset mo, pang mahirap. Actually, swerte mo nga, mahirap ka dahil meron kang pag-uumpisahan na kailangan mo motivated ka. Meron yes. kang isang malaking reason para gawin yung mga gandang bagay dahil mahirap ka eh. Right. Sa tingin mo ba, kung hindi mo gagawin yan, yung paghihirap mo magbabago, mas lalala pa yan. Right. Pero kung ang motivation mo yung paghihirap na yan, napakatibay niyan para magawa mo lahat ng gusto mong gawin dahil ayaw mo yan. Hindi mo gustong maging ganyan forever. Tatayo at tatayo ka dahil ayaw mo yung ganyang buhay. Kwento mo naman sa akin yung regarding doon sa business model ng Tipid Sulit. Dahil in-integrate namin nga yung automation is meron kaming validation galing doon sa machine. So, yung machine itself nagkikreate ng report. Hindi na kailangan ng tao. Gumagawa yung tao para input. I-justify niya yung report ng machine. Di ba may mga POS na available? Iba yes, pa tong machine ninyo. Iba pa. Kasi yung POS more on accounting system yan. Right. Ang pinagkaiba ng ginawa namin automation, which is yung machine itself, meron siyang capability na i-record yung lahat ng mga transactions sa kanya at sabihin sa owner kung ano yung ginawa niya maghapon. So, hindi ka lolokohin? Yes. Ang advantage kasi, salimbawa, ginamit mo tong machine na to directly doon sa controls niya, sa buttons niya. Hindi naman alam ng POS yan kasi yung computer, hindi naman nakakabit dyan eh. So, yung system namin, once na ginawa mo yun, nakikita niya kasi nga meron ta kaming integration doon na sa mga laundry business, kayo lang ang meron nito. Masasabi ko na yung nag-identified nung transaction
position right now kami. Paano kung gusto kong maging may-ari ng Tipid Sulit? Kasi napakaganda na sistema nyo eh. Halimbawa, magpa-franchise ako. Kailan ko mababawi ikakapital ko? Same story naman ng ibang franchise. Ibang franchise, location talaga. Depende sa location. Okay. At saka, ang kayang i-guarantee ni Tipid Sulit is yung tinatawag nating efficiency. Sige, kasi explain mo sa akin. Kapag ang operation mo is efficient, mas mabilis ang ROI mo, of course. Kasi syempre, lahat right. ng transaction is recorded. Tsaka mas konti ang OPEX mo. At konti ang tao mo. Yes, o nga. Kasi dahil automated naman yun, right. mobile phone ang gamit mo. Hindi right. mo kailangan ng isang tao para sa POS at right. isang tao para magagamit ng machine. Isang right. tao lang para dun sa mobile phone. Right. Kaya niyang accommodate dahil mobile naman yung hawak niya. Right. At the same time, minamanage namin yung pag-invest dun sa machine. Right. Hindi kami nag-i-invest ng napakadaing machine sa kukonting volume ng client. So, ina-assess muna namin yung location. Based sa assessment, ano yung statistic ng possible customer. And then, gano'ng kabilis yung machine namin mag-generate ng production based dun sa existing niya. So, yun yung investment lang na pupunin niya. So, efficient yung investment mo sa machine, efficient yung operation mo, mas mabilis yung magiging ROI mo. Kaya maganda si Tipid Sulit, operational-wise, mas mababa gastos mo. Yes. What support are you giving doon sa mga franchisee ng Tipid Sulit? Because right now, it is 48 branches and 10 kinoconstruct. Ano yung mga marketing support na ginagawa ninyo? Meron kami ngayong ini-implement na online support. Kasi nga, dahil medyo binigyan na natin ng automation to, which is pwede namin accessin through online yung system. So, natotroubleshoot namin yan through TeamViewer. Second is, meron kaming on-call support. Naka-hotline yon na pag tumawag sila, yun yung sumasagot. Right. Para doon sa mga problem nila. Doon naman sa mga technical namin, meron kaming mga on-site, pumupuntahan sa mga site kung talagang kailangan ng physical appearance. Oh, yun yung tatlong level ng support namin sa technical. Kahit ako ay OFW, nasa ibang bansa ako, pag nag-franchise ako ng Tipid Sulit, siguradong accurate at hindi ako maluloko. Yes. Right now, marami kaming investors na OFW. Meron sa Canada, meron sa US, Korea, galing, no? Taiwan. So, online din nila. Online sila nag-monitor ng business nila. Because of the technology and automation. Pati yung mga reports noon nakakarating sa kanila. Kaya alam nila kung magkano yung income nila that day. Dahil nga hindi naman kailangan masyadong mag-focus dito, pwede mong gamitin to as part ng income. Kagaya ng mga OFW, hindi right. naman sila nag-for good eh. Until na kung ano yung income nila dati, income pa rin nila ngayon. Baka nga tumaas pa eh. Right. Pero nadagdagan sila ng income dahil pumasok sila sa business na to. Uh-oh. So same thing dun sa mga ibang negosyante na meron na silang existing business na medyo time consuming. Right. Kahit magbakasyon ka, anong kinikita mo nang nandun ka at umalis ka, dapat pareho yan. Right. At kung ilan man yung bilang ng tao na yan, tatakbo dapat yan kahit wala ka. Right. Based on your decision at saka dun sa sistema ang ginawa mo. Right. So, si Tipid Sulit, yan yung parang pinaka-model niya. Right. Kahit damihan mo ng damihan yung branch mo na yan, magiging ganyan kasimple dapat yan. Iisa lang ang gagawin mo. Grabe, no? So, darating yung araw, yung mga negosyante natin, hindi sila stress. Mm. Gamitin nila yung technology. Kapag ka meron kang multiple number of branches, na same lang naman din yung ginagawa mo, iba yung income ng multiple branches. O meron kang mga ka-business partner ngayon or franchisee na marami silang kinuha ang outlet. Yes. 4 branches, 3 branches. Ganun ang diskarte nila. Yes. So that kung yung isa mahina, yung iba malakas, nagtutulong-tulong, at the end of the day, malakas. Yes. Ang lahat ng tao naglalaba. Yan ang isa sa trademark ng Pilipino. Kakain ng hindi masarap na pagkain pero hindi lalabas yan ng marumiang damit. So ang tanong, paano mo maja-justify na worth it magpa-laundry kisa kusutin mo yan? Yan time na yan, magagamit mo sa ibang bagay yan. Madidevelop mo yung sarili mo, mabibigyan mo ng mas magandang application yung buhay mo dahil doon sa oras na magagamit mo. Kisa naglalaba ka ng paulit-ulit. You've been asking me ano magandang negosyo, ano magandang venture, OFW ako, malayo ako, may pera ako, hindi ko alam kung saan dadalhin. Para doon sa mga tao naghahanap ng negosyo, naghahanap ng hanap buhay na hindi mo kailangan asikasuhin. Kasi meron tayong automated system at meron tayong automated marketing system for you to actually, you know, earn in business. Mag-inquire kayo sa Tipid Sulit. For inquiry, i-post ko na lang sa website namin, www.tslaundrymatph.com. Sana matulungan natin yung mga taong nangangailangan ng serbisyo natin. Right. At the same time, matulungan naman namin yung mga tao na gusto magkaroon ng konting adjustment sa buhay nila through this business. Yan. So maraming salamat mga boss at napakabusog ng ating kwentuhan at podcast ngayon kay Boss Roderick. Nawa ay marami kayong natutunan. Huwag nang kung saan-saan naghahanap guys ha. Ito may physical business na kayo kay Tipid Sulit to. Contact them, communicate to them. Malay nyo, ito na yung negosyo ang hinahantay nyo o ito na yung sagot doon sa matagal nyo ng panalangin na gusto ninyong magnegosyo. Alright? So sa lahat ng mga subscriber ko, please do not forget to click that notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos na ilalabas natin. And also, please do not forget to like our Facebook, Instagram, and TikTok page para lagi kayong updated sa akin dito sa RDR Business Solution. So with that, maraming salamat sa inyo mga boss. See you on our next episode. Goodbye.